What's up sa inyong mga lods? Ito pala yung Anime Varial PH na magbibigay ng storya na nakakatawa, nakakalungkot at nakakagulat. Ang kwentong ito ay hindi nakamanga version at ito ay fiction lamang. Ang sumulat ng kwentong ito ay si Jessica Mitsui na pamagat na Hanamichi Basketball Genius. At kung bago ka sa aking channel, mag-subscribe ka, comment, like, and share para updated ka sa bagong uploads. Ano pa ang hinihintay natin? Pasok into! Eto pala yung chapter 7 ng Hanamichi Basketball Genius. Nagse-celebrate ang buong Umamiya basketball team dahil sa kanilang pagkapanalo sa Mirodamura High School. Yun ang kanilang kauna-unahang panalo. Masayang-masaya ang lahat. "Coach, may sasabihin lang po sana ako," sabi naman ni Hanamichi Sakuragi. "Ano yun?" sabi ni coach. "Maaari po bang sa susunod na laban natin ay si Ayuki muna ang pumalit sa akin?" sabi ni Sakuragi. "Bakit?" sabi ni coach. "Kasi para mapag-aralan ko ang galaw ng ace player ng kabilang kupunan. Dahil ang balita, di basta-basta ang susunod nating makakalaban," sabi naman ni Hanamichi Sakuragi. "Sige," sabi naman ni coach. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pagsasaya. Nauna nang umuwi si Sakuragi, isinama niya din si Asahi Watanabe dahil may usapan sila ni Hayashi Mitsui at Ryota Miyagi. Maglalaro ng basketball. Kahit kakatapos lang ng laban ay pumayag naman si Sakuragi dahil di siya madaling mapagod. Ilang oras pa ang nakalipas ay nakarating na din sila sa Shohoku Gym. "Hanamichi!" "Hi!" sabi naman ni Sakuragi. "Grabe, ang galing mo kanina," sabi ni Mitsui ng Shohoku. Pilit na iniiwasan ni Sakuragi si Rukawa at Haruko dahil ayaw niya nang guluhin ang dalawa. "Sakuragi!" sabi naman ni Haruko Akagi. "Bakit?" sabi naman ni Sakuragi. "Pwede ka ba naming makausap?" sabi naman ni Rukawa ng Shohoku. "Sorry, kasi maglalaro pa kaming apat," sabi naman ni Sakuragi. Nagpahinga muna sila ni Watanabe at Sakuragi ng ilang minuto. "Hanamichi, tara!" sabi naman ni Mitsui ng Shoku. Nagsimula na ngang maglaban ang apat, 2-2, na kay Ryota Miyagi, sabay pasa kay Hiyashi Mitsui ng Shoku at tinira sa 3 points. Pero di maganda ang posisyon, kaya sablay nakuha ni Hanamichi Sakuragi ang rebound. "Sakuragi!" sabi naman ni Watanabe. Ipinasa ang bola ni Sakuragi ang bola kay Watanabe at sabay bang tumira ng 3 at ayun, pasok ang bola. "Wow! Totoo ngang may magagaling na bench player ang Umamiya," sabi ni Akagi ng Shohoku. "Oo nga, captain," sabi naman ni Ayako. Hawak-hawak ulit ni Ryota Miyagi at ipapasa na sana ang bola kay Mitsui. Subalit, na-steal ito ni Watanabe. "Na-steal!" sabi naman ni Sakuragi. Ipinasa niya ang bola kay Hanamichi at sabay tumira naman ng 3 at ayun, pasok! "Nice, Sakuragi!" sabi ni Watanabe. "Magpahinga muna tayo," sabi ni Mitsui ng Shoku. "Sige, bukas na ulit, magpapahinga na rin kami," sabi ni Sakuragi. "Sandali lang, Sakuragi. Sinong point guard nyo?" sabi ni Ryota Miyagi. "Si Hayashi Miyagi," sabi ni Sakuragi. "Oh, by the way, good luck sa laban nyo bukas. Papanoorin ko kayo," sabi ni Sakuragi. "Sige, salamat. Bye-bye," sabi naman ni Miyagi. Umalis na ang dalawang manlalaro ng Umamiya. "Sakuragi, parang napansin ko lang, parang may iniiwasan ka sa kanila," sabi ni Watanabe. "Oo, meron. Babae at lalaki," sabi ni Sakuragi. "Bakit naman?" sabi ni Watanabe. "Ayoko nang balikan yun,"
sabi ni Sakuragi. Kinabukasan, naglalakad ang buong team ng Umamiya papunta ng Kanagawa Gym dahil manonood sila ng laban ng Shoko at Miradomura. Kung sino ang mananalo sa dalawang team na yan ay maaari nating makalaban, sabi ng coach ng Umamiya. Magsisimula na yung pinakahihintay kong mapapanood na kupunan, sabi ni Watanabe. Magsisimula na yung laro. Nagsimula nang mag-jump ball si Akagi at Ichui Uida. At ang nanalo ay si Akagi. At nakuha naman ni Kaede Rukawa ang bola at dinirible niya ito. Subalit, mahigpit ang nagbabantay sa kanya. Kaya pinasan niya ang bola kay Ryota Miyagi at naghanap ito ng kakampi. Nagpapasahan-pasahan sila at nakita niyang ang kanilang 3-pointer na libre, kaya pinasan niya ito at tinira ni Hitsuya Mitsui. At ayun, pasok ang bola. Nice job, Mitsui! Ang galing mo! Sabi ni Ryota Miyagi. Hawak-hawak ni Koy Saday ang bola. Sabay pinasa ito sa kanilang center at pinasa ito sa kanilang shooting guard at galing sa shooting guard at pinasa naman ito sa kanilang power forward. Ano? Nalilito ako sa pasahan nila, sabi naman ni Ayako. Ano ba naman ito? Nakakalito. Di mo alam kung sino ang pupunto sa kanila, sabi ni Mitsui. Nakakalito, sabi ni Kimura ng Umamiya. Nakakalito, pero sa huli, sa kanilang shooting guard ang mapupunta ito. Makikipaglaban sila sa 3 points, sabi ni Sakuragi. Oo, tama si Sakuragi. At pag nalaman ito ng Miradomura na madali itong gamitin sa kalaban, sabi ni coach ng Umamiya. At ayun, tama nga si Sakuragi. Kaya naman nagpapalit-palitan sila ng 3 points at ngayon ay hawak-hawak na ni Ryota Miyagi at naghahanap ito ng kakampi na mapapasahan. Subalit, di niya magawa dahil binabantayan siya ng mahigpit ni Kohei Sakai. Subalit, sa angking bilis ni Ryota Miyagi, nagawa niya itong malusutan. Kaya isang easy layup lang ang kanyang nagawa. Magaling talaga ang point guard ng Shohoku, sabi ni Kenji Fujima ng Shoyu. Si Miyagi ay isang magaling na point guard ng Kanagawa, sabi ni Maki ng Kainan. At dito nagtatapos ang chapter 7 ng Hanamichi Basketball Genius. Abangan nyo bukas ang paglalaban ng Miradomura at Shohoku. Sino kaya ang mananalo sa dalawa? Abangan nyo bukas. At kung bago ka sa aking channel, mag-subscribe ka, comment, like, and share para updated ka sa bago kong uploads. Kung sino man ang gustong magpa-shoutout dyan, comment down below. Salamat mga lods. Peace out. Bye.